natin dito, Rick. So anong subject natin ngayon? Geotech, soil mechanics tayo. Soil mechanics. Soil mechanics o geotech. Geotechnical tayo. Para ipakita natin sa kanila yung actual. Sige, punta natin. Saka yung strap putting, pakita natin yung actual strap putting. Okay, so eto Rick. Timing na meron pang sample ng strap putting na doon sa baba. Strap putting, tapos may isolated putting. Ito yung si water. Tara, babayin natin. Okay, so andito tayo sa baba. Ito yung tinatawag na strap putting. Kasi itong building na to, actually, ano to, parking building to. Podium area, parking building. Tapos, separated siya ng seismic gap. Yun yung putting sa kabilang building, kabilang tower. O separated siya, disconnected siya. Kaya, the best option is to have strap putting. Okay, tapos binuhusan namin to ng una dahil yung nga, dahil sa seawater na yan. So, wala na, high tide na, no? So, meron kaming dalawang submersible pump dito, 3 horsepower tsaka 5 horsepower. Bawal kasi magbuhos kapag high tide kasi hindi kakayanin ng mga pumps. Living by the sea kami rito, yung project namin, sabihin nasa dagat, so almost 5.5 meters lang seawater na. So pagka low tide, kakayanin, tsaka dry to, completely dry to. Okay, so yun. I-check nyo sa theory nyo kung anong purpose ng strap putting. So basically, don't be confused with the tie beam. So ito, component to ng foundation. So again, strap putting is component o part ng footing o na foundation. Yung tie beam is different thing yun. Iba yung tie beam. Okay, baka sabihin, kasi may nagtatanong eh, sir, meron na kaming strap footing o strap beam o strap footing. No need na ba nalagyan ng tie beam? So, hindi yun. Kailangan pa rin ng tie beam. Kahit may strap footing na. Okay, so regarding naman sa soil mechanics o sa geotech, actually kung sa building lang, dalawa lang naman ang involved eh. Sa soil mechanics, yung SBR o soil bearing resistance o soil bearing capacity, SBC. Yun lang eh. Tsaka yung sa retaining wall, yung mga angle of repose, mga ganun lang. Tapos mga basic na soil properties. Pero pinaka-main talaga na involvement ng geotech sa building is, number one is pag-design ka ng footing, ng foundation. Yung soil bearing capacity o soil bearing pressure. So halos yun lang ang involvement nun kung sa building. Yung app plus yung retaining wall. The rest wala na. Okay, so lalagyan pa ng rust converter yan. Tsaka by the way, old to new concrete, ang ginagamit namin dito is Sika, Sikador 732. Bago dumating yung RMC, papahira yan, lalagyan na yan ng Sikador 732 bago buhusan. Okay? Rick, so basically, kasi yung aim natin is, yung theoretical, may compare natin sa actual. So background lang, kung papansin ninyo sa shearing moment ng strap putting, malakas yung mas malaki yung negative moment eh. Mas malaki yung negative moment nung cantilever footing doon. Kaya kailangan niyang i-counter. Yung magka-counter yun, yun ang yung trabaho ng strap beam. Kahit i-check nyo sa shearing moment nyo, makikita nyo doon na malaki ang quantity ng negative moment along doon sa may cantilever. So pag malaki yun, na possibility na yung mag-overturn yung pinaka-footing mo. So mag-check nyo naman yan sa theoretical. I-check nyo na lang. So dapat meron kayong basic na knowledge sa theoretical para kasi makakatulong yun sa pag-decide mo, mag-inspection ka. Kung wala kang background sa hindi mo i-refresh yung mga subject natin sa college, civil engineering, wala. Mahirap pa ka mag-analyze. Mahirap pa ka mag-approve. Diba? So, yun lang. Sige, thank you.